Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek service. Nagagalak po kaming makasama ang bawat isa sa inyo. Kaya ngayon pong gabi, magsama-sama po. Umpisahan po natin ang ating pagsamba ng may papuri at pag-awit sa Panginoon. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church, and be seen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed but not crushed, persecuted and not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though my sorrow may last for the night, the joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. Come on, church. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrow, sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church, let's sing. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We by church, let's sing. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. La 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 la. Amen. Praise God po. Indeed, Lord, we are trading everything na kung ano po nararamdaman namin ngayong gabi, Panginoon, for your joy, Lord God. Mga kapatid, as we continue to praise our Lord God tonight, I want to leave this verse to you. It says here in Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Sa mga nakaraang linggo po sa ating mga buhay ngayon, minsan mahirap pong ilagay or isugal yung ating pananampalataya, yung paniniwala natin sa Panginoon, dahil minsan may mga bagay po tayo na hinihiling kay Lord na hindi natutupad. Minsan, mostly ngayon po, ating prayers more on about our health po, di ba? Na sana huwag tayong magkasakit, mahalang gamot. Sana po, Lord, hindi kami magka-COVID. Yung mga family namin na naging frontliner, mga nagtatrabaho sa labas, sana, Lord, hindi sila mahawaan. And yet, some of us are still, unfortunately po, nagkakaroon pa rin ng sakit. Hindi man COVID, dengue, or other illnesses pa. Pero, naniniwala po ako na as long as we truly believe, as we stay in God's will, as long as we trust Him, as long as we believe in Him, anything is possible. And tonight, as we worship our Lord, let's sing this song to Him with all our hearts, with all our soul. Even when things are not clear, or
kahit yung mga bagay ngayon ay naguguluhan pa rin tayo, let's sing our heart out tonight to our Lord God. Church, let's declare and sing to God. You are my God. You are my Savior. You hold the world within your hands. And you are my God. You are my healer. Lord, I believe in you, Jesus. The thunder roar, yet I believe. Yes, Lord, I believe. What people may say, whatever comes my way, I will believe. Yes, Lord, I believe. Come on, church, let's sing. Nothing compares. Nothing can say. Glory to you.
Cause you are my God, you are my Savior, you hold the world within your hands. You are my God, you are my healer, Lord, I believe in you, Jesus. You are my God, you are my Savior, you hold the world within your hands. Yes, Lord. You are my God, you are my healer, Lord, I believe in you, Jesus, Lord, I believe. Yes, Lord. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for this night, Lord God, na binigay niyo po sa bawat sa amin. Lord, indeed we believe. Kahit ano man sabihin na iba sa amin, kahit ano man mangyari, Lord God, we still continue to believe in you, Lord God. We still continue to hold in our faith with you, Panginoon. Lord, because we know that you love us. We know, Lord God, that you will never forsake us, Lord God. We know, Lord God, na sasamahan mo kami sa bawat hakbang na tatahakin namin simula ngayon hanggang bukas, hanggang sa mga susunod na araw, mga susunod na linggo, buwan, taon, Panginoon. Naniniwala kami na ikaw ang aming Panginoon, na ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming tagapagaling. Ikaw ang aming laging kasama, Panginoon, sa mga gagawin po namin. Ngayong gabi, Lord God, buksan niyo na po yung ang aming mga puso at isipan, Lord God, sa mga mensahe niyo po. Gamitin niyo po, Lord God, yung taong gagamitin niyo po ngayong gabi upang makapagsalita ako na po lalabas sa kanyang mga bibig, yung magagaling lamang sa iyo. Muli, Lord, samahan niyo po kami sa pagpapatuloy po ng ngayong pagsamba ngayon. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Eto. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church Online Midweek Service. Pulihin po ang Panginoon sa maghapon na kanyang pagsama, pag-iingat at paggabay sa bawat isa sa atin. Salamat din po sa nauna na nagpuli sa Panginoon through Praise and Worship Team para po sa ating gawain ng midweek service ngayong gabi online. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay, salamat sa pakikinig, salamat po sa inyong pagsubaybay na sa kalagitnaan ng linggong ito ay sama-sama po tayo na nagpupuli at sumasamba sa Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Pinagpapala ka namin aming Ama at aming Diyos sa mapagpalang gabi. Salamat po sa maghapon na inyong pagsama, pag-agapay, pagtaguyod sa amin. Salamat po sa pag-iingat sa aming mga anak o magulang o mga anak na nagtatrabaho. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat dahil nakarating po ng maayos sa mga tahanan at yung mga nagtatravel pa, Panginoon, ingatan niyo rin po sila na makarating ng maayos sa mga tahanan nila, makauwi, Panginoon, ng ligtas at mapayapa, Panginoon. Dalangin din po namin ang aming mga kababayan na sa bawat araw ay hinaharap ang hamon ng buhay. O Diyos, Ikaw po ang patuloy na kumatagpo minsan pa sa amin ng inyong kapayapaan sa pakikinig ng inyong mga salita. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Pag-usapan po natin sa gabing ito ang bagong alak, bagong sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlan na matatagpuan po sa Mateo Kabanatang 9, talatang 14 hanggang 17, yung mga talata po na ating pagbabatayan. Pag-isipan po natin ito, paano mo tatanggapin ng isang bagay na alam mong tama at makakabuti sa iyo? Ulitin ko po. Paano mo tatanggapin o tinatanggap ang isang bagay na alam mong tama at makakabuti sa iyo? Likas sa tao ang tumanggi sa pagbabago. Nais nating manatili sa kinagisnang kaugalian dahil dito mabagal ang ating pag-unlad. Totoo ito sa ekonomiya at gayon din sa espiritual na mga bagay. Ang mabuting balita na iniaalok ni Jesus ay humahamon sa ating mga pinahahalagahang kaugalian. Maaring meron po tayo ng mga kinauna pa na mga kaugalian, paniniwala,
o nakagisnan, kaya po mahirap po sa atin tanggapin kung mayroon mang pagbabago na iniaalok sa atin o pinapakita sa atin. Tingnan po natin yung tanong sa pag-aayuno. Tanong sa pag-aayuno. Sa mga talatang 14, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya'y tinanong, kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad? Verse 15, sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kung wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang pag-aayuno sa kaugalian ng mga Hudyo ay tanda ng isang relihiyosong tao. Sa sulat po sa Mateo, Kabanatang 6, Talatang 16, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayuno ng sarili o nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, verse 17, sa halip kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok. Ito po yung sinabi ng Panginoon about fasting at kung anong itsura ng isang nag-aayuno. Dito, kahit ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo ay nagtataka dahil hindi nag-aayuno ang mga alagad ni Jesus. Siguro hindi nakikita yung mga manifestation o itsura ng mga nag-aayuno na hindi nagsusukla, hindi naliligo, hindi inaayos ang sarili para makita o malaman ng mga taong nakakasalamuhan nila, fasting to si Kuya. Sa mga alagad ni Juan ay nagtanong po sila kay Jesus, bakit hindi nag-aayuno? At may sinagot naman yung Panginoon sa kanila. Parang kung hindi sila nag-aayuno, hindi sila relihiyoso. Kung hindi sila relihiyoso, hindi sila sa Diyos. Ganito ang takbo ng kanilang mga katuwiran. Sabi nga po, kung hindi sila relihiyoso, hindi sila sa Diyos. Kasi part po ng religious life ay ang fasting o pag-aayuno. Sabi nga po, ulitin ko, kung hindi sila relihiyoso, hindi sila sa Diyos. Ganito ang takbo ng kanilang mga katuwiran. Ipinauunawa ni Jesus sa mga nakagisnang kaugalian ay hindi panukat sa tunay na espiritualidad ng tao. Hindi naman sinasabi ni Jesus na mali iyon. Actually, nagturo pa nga sa talatang binasa natin from Matthew chapter 6, verse 16, starting verse 16 kanina po, ay pinakita naman ng Panginoon kung ano rin naman ang dapat na maging hitsura. Ibig sabihin, pwede pa rin mag-fasting. Para kay Jesus, kahit ang mga nakagisnang kaugalian ay dapat suriin sa liwanag ng bagong panahon. Ang relasyon ni Jesus sa Diyos ay hindi natatalian ng mga ritual ng tao. Ulitin ko po, ang relasyon ni Jesus sa Diyos o sa kanyang amang Diyos ay hindi natatalian ng mga ritual ng tao. Tingnan po natin ang bagong alak at sisidlan. Bagong alak at sisidlan. Sa mga talatang 16 o simula 16, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Verse 17, wala rin nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. Sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Inihalin tulad ni Jesus ang mabuting balita o ang salita ng Diyos sa isang bagong alak. Kailangan ito ng bagong sisidlan. Ang mga lumang kaugalian ng Judaismo ay hindi angkop sa mensahe ni Jesus. Katunayan, hadlang pa ang mga ito upang maunawaan ng mga tao ang simpleng mensahe ng Ebanghelyo. Sa kwento sa pagtawag ni Jesus kay Mateo, ay sinabi ni Jesus sa mga pariseo ang maalala lang po natin yung sa Mateo 9 verse, simula verse 12. Narinig sila ni Jesus at siyang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit.
Verse 13, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito, habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat napalito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Idalangin po natin na tulungan tayo ng banal na espiritu na ang yakapin lamang natin sa mga nakagis ng kaugalian ay ang makapagsusulong ng ebanghelyo o mabuting balita ng Diyos. Inuulit ko po, idalangin po natin na tulungan tayo ng banal na espiritu na ang yakapin lamang natin sa mga nakagis ng kaugalian ay ang makapagsusulong ng ebanghelyo o mabuting balita ng Diyos. May mga kaugalian, minsan may mga pamahiin pa na natatali po sa atin, kaya ang ebanghelyo ng Panginoon ay hindi po lubos nating maunawaan, hindi po lubos na nauunawaan ng tao. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos, minsan pa sa buhay at biyaya ng buhay na inyong pinagkakaloob. Panginoon, nais mo pong ituro ang simpleng katotohanan. Nais mo pong ituro yung mas akma, mas matuwid na dapat gawin o sundin ng tao. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, na natatali po kami sa ngalan ng relihiyon. Mas pinaalagahan at tinitingnan namin ang relihiyon. Mas pinangahawakan po namin ang mga nakagisna na ito yung nagiging hadlang kung minsan, Panginoon, kaya hindi namin lubos na nauunawaan ang mensahe po ninyo. Dakilang Diyos, salamat po dahil lagi kayong naririyan upang magturo at magpaalala sa amin. Katulad ng inihalimbawa mo, Panginoon, kailangan na ilagay ang bagong alak sa isang bagong sisidlan. Marami kang nais na ipaunawa, ituro, ipaalam sa mga tao, Panginoon, sa panahong ito, o Diyos. Hindi nila nakikita, o kung minsan kami, hindi po namin ito nakikita dahil mas nakatali ang aming kaisipan sa mga bagay na alam na namin, Panginoon. Dakilang Diyos, hipuin niyo po ang aming mga puso, hipuin niyo po ang puso, ang buhay, nang naabot ng tinig at ng mensahe na ito. Katagpuin niyo po sila sa liwanag ng inyong salita, sa liwanag ng katotohanan mula sa inyong mabuting balita, Panginoon. Salamat sa banal mong Espiritu, o Diyos, na patuloy na kumakatagpo at nangungusap sa amin. Tinataas at dinadalangin ko po ang bawat sambahayan at tahanan ng mga anak mong ito. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan, sa anumang sakit o karamdaman. At tulungan niyo po sila, Panginoon, na pahalagahan, tingnan ang inyong salita na naayon at akma din naman sa kanilang pangangailangan. Salamat po, ang salita po ninyo noon hanggang ngayon ay patuloy, o Diyos, na nakikisama, patuloy, o Diyos, na kumakatagpo, patuloy, o Diyos, na nangungusap sa aming mga buhay. Salamat po, hindi po kayo nagkukulang sa amin upang katagpuin kami at maunawaan ka namin sa pamamagitan ng banal mong Espiritu na patuloy na nagtuturo, nagpapaalala, nagpapaunawa sa amin ng inyong mga salita. Purihin ka sa gabing ito, o Diyos, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong pinagkakaloob. Hiling at dalangin minsan pa po namin ng magdamag, bantayan, at ingatan po kami ninyo sa aming pagpapahinga. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati ay aming ibinabalik alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy na mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.